Disclaimer. This video is for educational purposes only. Computer self-repair. Tips, tricks and solution. Do it at your own risk. Welcome to Ryan Pet Review. Guys, balik tayo sa shop. Medyo matagal tayo nawala. Ang dami kong ginawa kasi din eh. Anyway, ang gagawin natin ngayon ito. Okay, mabilisan lang to. Ito, hindi gumagana to eh. Nasira daw yung charging port niya. Okay, so bubuksan natin. Ngayon kung ano magagawa natin dito. Okay. Gamit part pa dala po kayo. Okay, ito yung board niya, napakaliit to. Okay, saan ba siya natanggal? Ito yung charging niya, so ito natanggal. Napo. Kung makikita nyo, yung board niya. Tingnan natin yung sumama na yung sa board, yung truck niya sumama na, yung pagdidikitan. Okay, kaya na siya. Okay, babaklasin ko muna to. Gagawin natin ang paraan. Okay guys, balik tayo. Eto, yung pinakita ko kanina, halos wala nang pagdidikitan tong charging pin na to. Okay, punit na yung board niya. Ayan, wala nang truck. Okay, tapos ito, tines ko kanina to, itong diode na to, short tong diode na to. Okay, papakita ko sa inyo. Wait lang na. Okay. Ito. Naka-diode mode tayo ah. Okay, diode mode. Okay, i-testingin natin ngayon. Itong diode na to. Okay. Tingnan nyo sa tester natin. Zero. So, short siya. Okay. Ayan, short siya na. Yung diode na yan. Okay. So, gagawa na natin siya ng paraan. Okay, gagamitin na natin siya ng ito, USB. So, kasi kailangan mag-charge yung baterya, yun ang importante. Okay, ito maikli to, hahanap ako ng mahaba-haba dito. Maikli lang to. So, ang gagawin natin, palalabasin na natin yung USB dito. Diyan. Okay. Pag ganyan gagawin natin, tapos re-rect natin sa board. Okay. Kasi para mag-charge yung baterya, kasi ito, pwedeng isaksak sa ganito. Okay, sa ganito, yung USB port na ganyan, mag-charge yung baterya na to. Ito yung baterya niya. Ayan. Okay.
Yun ang gagawin natin. Hanap muna ako ng USB cable. Na pwede natin yung mababa. Para magamit pa rin to at ma-charge pa rin. Okay, mamodified na natin yan. Okay. Okay. Ito, nakaharap na ako ng USB cable natin. Okay, pinutol ko na din siya. Ayan siya. Okay. Ito yung mga, ano to, yung mga iniiwan ng customer na cable. Pag may bili sila sa akin ng USB cable pang charge, tapos yung mga cable nila nasira na, iniiwan nila. Ito, nagagamit ko pa rin siya. Okay. So, kailangan ko lang naman dito yung positive, negative, yung supply. Okay. Yan lang na kailangan natin dito. Ayan, ganyan ang gagawin natin. Ito yung sa battery niya. Ayan, 3.7 negative, positive. Didikit natin yan dyan para mag-charge yung battery natin. Ito. Tapos papalabasin natin doon. Ayan. Okay. Bubutasin ko muna siya ng tanghinang. Ito. Okay, para magkaroon ng butas doon, may pasok natin yung cable. Okay. Sige, babalik ako. Bubutasin ko muna. Okay, guys. Ito, titesting natin muna itong ano. Itong cable natin kung meron siyang 5 volts. Okay? 5 volts DC. Kasi bago natin ikabit sa ano talaga. Dapat matest natin kung may power. Okay? Ayan. Ngayon, syempre, gamit pa rin ang ating tester. Okay? Ayan. Gamit natin ang tester natin. Okay? Ayan. Ito sa test. Ayan. Okay. 4.7 volts. Okay. Ayan yan. 4.7 volts. Sabi sabihin, working yung ano natin. Working yung cable natin na ikakabit dito para mag-charge yung battery. Okay. Ayan natin baka mag-short. Kasi ito ikakabit natin dito. Dito. Ayan. Nabutas ko na yan. Papalsutin natin doon. Okay. Babalik ako ulit. Okay. Ito. Natakwa na yung wire. Okay. Punta rin sa loob. Yung pinakadulo niya, idudugtong natin dito. Yan. Sa battery source na yan. Oh. Yan. Yan ang positive. Yan sa negative ng isa. Okay. Dudugtong ko muna. Para makita na natin. Okay. Okay, yan. Nakonek ko na. Okay, yan yung positive negative niya. Okay, tapos ang gagawin natin, kukonek natin yung battery. Para matest natin kung nagcha-charge. Okay, kukonek ko yung battery dito. Okay, yung battery niya. Okay. Ayan yung battery niya. Connected na. Ayan. Paano natin malalaman kung nagcha-charge? Ito yung USB niya. Diba? Pakain ko muna konti. Okay. Ingat ako lang ha. Ayan. Gagamitan natin siya ng isang device. Okay. Ito yung tinatawag na USB meter. Okay? Ito yung USB meter. Nakita nyo ito sa ibang video ko eh. Okay? Kung anong ginagawa niya, yan, papakita ko sa inyo. Okay, yan yung voltage niya. Di ba yung 6, ayan, 4.597, 4.6. Yan yung voltage niya. Okay? So, pag kinabit ko yung itong source natin, ito. Itong pinaka power supply nung ano. Okay, pinaka power supply nung ginawa natin dito. Makikita niyo naangat yung number na yung kulay pula. Yung ampere, yung A. Okay, 4.599 volts tapos 0.008 ampere. So pag tumaas 'yan, ibig sabihin nagcha-charge yung natin.
battery natin. Okay. See, nakita nyo? Oh, naging 0.88, almost 1 ampere na. Okay, pag tinanggal ko. Okay. So, dyan malalaman nyo kung nag-charge yung battery. Okay, applicable yan sa mga cellphone lahat. Okay? Ayan. So, alam ko, nag-charge yung battery ko. Okay? Assembling ko na lahat. At para maibigyan natin sa customer. May solid na natin. Okay? Okay. Nakabit ko na. Na-assemble ko na siya. Okay? Didikit natin ng glue stick to. Yung likod. Dito. Ayan. Lalagyan natin glue stick yan para hindi mabaklas lang sa loob. Okay, pero bago natin lagay, testing natin muna kung nag-charge yung battery niya. Okay? Gamit yung USB meter natin. Ayan, nag-charge siya, no? Kumukuha siya ng 894 milliampere. Okay? Ayan. Okay, charge natin muna. Tapos, talaga natin ng glue stick dito. Ng hot glue. Okay. Okay. Inintin muna natin yung natin hot air. Hot air muna natin. Parang sa gabal. Okay. Okay. Okay, didikit ko muna. Okay, yan. Nadikit na natin. Okay, nadikit na natin ng hot glue. Okay, patay na rin yung natin. Hindi natin kailangan na. Pero nag-charge pa rin siya. Natin kailangan yung natin, hot air. Okay, nag-charge pa rin siya. Okay. Ngayon tingnan natin kung mag-on. Okay, on natin. Iba on ito. Okay. Okay. Ayan, bigyan na siya. The Bluetooth device is ready to pair. Okay. Ngayon. Okay na. Charge ko muna ng 10-15 minutes para bago natin soli sa may-ari. May charge na siya. Okay? Hindi natin kinabit yung modified na to. Okay? Upo muna. Okay. Yan lang muna natin. Gagawin natin muna ngayon after ng matagal na bakasyon. Okay? Sa next ayan natin, kasi in-order ko pa yung ito. In-order ko pa yung pyesa. Ito ng power bank. Ito power bank naman to. Try natin gawin. Okay. Try natin gawin to. Napalitan natin ng board. Pakita ko sa inyo. Ayan. Okay. Sayang naman kasi yung battery nito. Kung good battery pa. Sayang naman. Ang sira nito yung module niya. Yan yung pinaka module nitong power bank. So hanap muna tayo ng IC. Umorder din ako ng power board nito. Itong pinaka board niya. Tingnan natin kung magagawa. Sayang eh. Okay. Sayang yung battery. Naka mapakinabangan pa at magamit. Okay. Gagawa natin ng video yung pagka dumating na yung order ko na order ko na board. Okay. Yan. Sana may natutunan kayo sa pagre-repair. Ito. Ito modified na to eh. Kasi ganun ginagawa ko pagka natuklap na yun sa may PCB board niya. At wala nang kakapitan yung pinaka charging pin. Yun na lang ginagawa ko. Kaysa hindi magamit, gagawa natin ng paraan para magamit. Okay, hanggang dito lang. Hanggang sa susunod na video natin. Abang lang. Abang-abang lang kayo. Medyo busy lang ako pero ito, makakagawa tayo ng mga video ulit kasi tapos na ako maglinis ng shop. Okay? Peace out.
please like, share, and don't forget to subscribe. Thank you!